Ako. Si John Paul Sr. This is John Paul Sr. Ako. Si John Paul Sr. Ibig ng dating secretary ng dismantled Guerrilla Front 55 na si Arian Jane Ramos, umas kilala bilang si Kamarikit, na aminin ng CPP-NPA ang totoong affiliation ni Chad Buok sa kanilang grupo bukod sa claim ng mga ito na simpleng volunteer teacher lamang ito sa mga IP schools. Isang matibay na patunay ng pagiging NPA nito ay ang kanilang karanasan noon at ng kanilang mga kasamahan na kapag aktivista ka't nagkakaroon ng kaso o di kaya ay noted ka ng gobyerno bilang bahagi ng Communist Party of the Philippines, ay agad itong umaanib sa New People's Army upang mailigtas at hindi makulong. Ang karagdagan sa kanyang mga pahayag, tunghayan sa report na ito. Klarong biktima lamang daw ng mapanlinlang na ideolohiya si Chad Buok, sapagat kagaya ni Kamarikit o Arian Jane Ramos, matapos maging kabilang ng isang legal front organization, ay umakyat siya ng bundok at nagbitbit na ng armas upang kalabanin ang pamahalaan. Kanyang binigyang pansin ang paghahanap ng matataguan ng isang aktivista sakaling mayroon itong kaso. Matatanda ang si Chad Buok ay naharap sa isang mabigat na kaso sa Cebu, kung saan kanila umanong binitbit ang mga IP students mula Talaingod, Davao del Norte. Tungod sa iyang passion na mag-alagad sa katawhan, na-exploit ang iyahang kabright, na-exploit ang iyahang kamaayo sa CPP-NPA-NDF ideology. So tungod ni Ana, no, nabutang si Chad Buok sa kahintang na kung asa kinahanglan na siya ng muadto sa armadong pakibiso. Kasi si Chad Buok, if we remember, na siya case, no, napagawas siya. O kung kami pa nga mga aktivista sa panahon na mo, pag once gani nga identified na ka, nga nagakontra sa gobyerno, o na ay anti-terror law, naanag yun dapat kay safe place nga atuan. O sa perspektiba sa partido, ang safe place mauna ang pag-ulit o kusin. Mauna ang pag-adto sa kabanikanhan. Kahit sa kanya, kagaya ng ibang mga nagtataka, palaisipan sa kanya ang presensya ni Chad Buok sa New Bataan, Davao de Oro, na sa katunayan ay taga Cebu naman ito. Sa anggulo pa lamang na ito, hindi na daw dapat questionin ang totoong pagkakakilanlan ng dating cum laude ng University of the Philippines. Karon si Chad Buok, dili na siya taga Mindanao. Nganong naasa sa New Bataan? Dili man pwede nga naglaabra siya dito, no? Naasa ay kauban nga identified pud na mo ng mga miyembro sa partido. Si Chad Buok o sa kamiyembro sa partido. Karon tungod kay tahas niya nga mag-revolutionary integration, niabot siya kauban ang uban pang mga aktivista nga kinasing-kasing nisugot nga muadto sa bukid. Naiinsulto ang mga kagaya niyang dating kasapi ng NPA sa patuloy na pagtanggi ng CPP at NPA tungkol sa totoong dahilan kung bakit naparoon si Chad Buok at apat na iba pa sa Andap, New Bataan. Bakit hindi na lang daw nila kilalanin ang kanyang martyrdom kagaya ng kanilang ginagawa sa mga namamatay na kasapi sa gitna ng digmaan? Very painful sa amoa ng mga former rebels, ng mga aktivista kanato o mga kanhing tawag ani kanang kanhing naapa sa kalihukan gyud nga nganong i-deny man ang nahitabo, nganong dili na lang gyud ipahibalo sa mga tawo sa pamilya mismo ang tinuod nga nahitabo. It's very unfair kay patay na si Chad Buok. Why not recognize his martyrdom kung sa partido pa? Nganong ilahi gyud ang istorya? Alam daw nila ang estilo ng partido sakaling may isang aktivistang namatay at mamamatay sa kamay ng NPA. Pag once nga ang usa ka aktivista nga very popular, no, ilado kaayo, just like Chad Buok, ang partido magbuhat dayon og counter propaganda nga kung mamatay man gani na diha sa kabanikanhan, buot pasabot, gimasakir, gikidnap, bisa unsa na lang istorya, and it's very unfair para kay Chad Buok o sa iyang pamilya.
una nga kami, at challenge namo no sa partido, challenge namo sa CPP and PND, ipag-uwas ang tinuod. Kay kami, kabalong may isa'y tinuod, kay nagikan ni Deha. Muli, hinikayat niya ang mga kasamahan noon sa Kilusan na ipahayag kung sino si Chad sa kanilang Kilusan. Ipadayag yun nila nga si Chad Buho, usag yun ka-membro sa NPA. Kung dili man galing sa membro sa NPA, membro sa partido nga naga-exposure sa NPA. Maurag yapo ng istorya ha, kay CPP, NPA, LDF man na. Sa huli, kanyang sinabi, kung gustong makatulong, hindi sagot ang giyera. We are genuinely serving the people. Dili na nato pa kinahanglan pang tawag ani na mag-wage pa og war no against sa ato ang fellow countrymen. Mao man ang usa sa amo ang mga nahuna-hunaan, amo ang nahinuklugan no. Dili makita ang pag-alagad sa katawhan pinaagi sa pagunit og pusil. Makita ang pag-alagad sa katawhan pinaagi sa pag mugna nato og dalan bisan sa mga tawo nga wala tanan. Wa dili nato dili ta uyon sa ilang ideolohiya. Kay kung abli ta ana makabalog yun ta unsag yun ang pwede buhaton aron mahuman na yun din kagubot diri sa Pilipinas nga gidala sa CPP and PND. At yan po ang balitang ating nakalap mula sa lalawigan ng Davao de Oro. Manatili pong updated sa ating YouTube channel at Facebook page para sa mas nakaka-good vibes na mga impormasyon at dokumentaryo. Sa Diyos po, ang papuri at kaluwalhatian. Idol viewers, karapatan niyo pong malaman ang ibang katotohanan dito sa John Paul Siniel Reports. Ako si John Paul Siniel. This is John Paul Siniel. Ako, si John Paul Siniel.